After ninyo makapag-design ng personalized product para kay customer at i-save nyo na siya as a draft kasi hinihintay nyo yung approval niya, make sure na yung ilalagay nyo dito ang pangalan dito sa title, di ba? After nyo mag-design dito. So, ito yung step kung saan nakapag-design na kayo and then save draft. And the next step is yung makikita ninyo yung mock-up and then dito sa baba yung title. So, ang nilalagay ko dito at tapos yung ilagay ay yung pangalan ng customer. At saka yung importanteng details like kung ano yung product at saka yung iba pang important details like yung size katulad nito, 16 ounce with lids and straw. So, titingnan ko dito yung pangalan ng customer. So, naka-open nga yung ating Etsy shop. Titingnan ko yung pangalan ng bumili. At ito, nakalagay si Jana. Ilalagay ko dito sa title yung pangalan ng customer na si Jana. Then, take note pala, remember na minsan, yung pangalan na bumili na customer ay iba doon sa name na nakalagay sa ship to. Ang reason kasi, minsan yung bumibili ng product sa Etsy ay pang-gift nila either sa family nila or sa friends nila. So, minsan yung pangalan nitong bumili ay yung ilalagay, yung details na inilalagay niya doon sa ship to ay hindi niya pangalan. So, ang nilalagay ko dito sa Printify dito sa title ay hindi yung pangalan nung nakalagay dito sa ship to kundi yung pangalan na nandito sa my buyer's area. Okay, para hindi kayo nalilito. Ignore nyo kung anong nakalagay dito sa ship to. Always put the name under the name of the buyer. Tapos dito sa may sa details naman, hindi ko dinidelete itong default na si Printify kasi merong nakalagay dito na description na default na title or sorry, nakalagay dito yung default na description nitong product. Hindi ko yan dinidelete. Ang ginagawa ko, kina-copy-paste ko yung important details sa may personalized na area. So, ito. Copy ko yan. Tapos, lalagay ko lang ng divider between my own description at saka yung description ni Printify. So, nilalagay ko yung description ko from my Etsy shop dito sa may ano. So, hindi yung buong description ha, kundi yung personalized details lang. Para makita ko dito yung description dito mismo sa loob ng Printify na hindi ko na kailangan i-open yung Etsy ko. So, kung nagdo-double check ako dito sa Printify, at least kita ko na agad dito yung personalized details na binigay ni customer sa akin sa loob ng Printify. So, yun yung dahilan. Hindi nyo naman kailangan gawin ito kung sanay kayo or mas gusto nyo na titingin kayo sa Etsy, and then Printify, and then Printify, Etsy. It's up to you. But for me, parang mas madali kapag nag-check ako ng personalized details. Kapag lahat ng details ay nandito na sa loob ng Printify. So, kina-copy-paste na lang dito. So, yun lang ang importante. Title, and then paste the details ng personalized information dito. And then save as draft. So, hihintayin na lang yung response ni customer kung in-approve niya yung mock-up na sinend niyo at saka niyo palang isasubmit yung order na ito kay Printify. At heto na nga, nag-respond naman agad si customer. So, remember, sabi natin dito, here's the mock-up of the photos of your order. So, blah, blah, blah. Tapos, nag-send tayo sa kanilang mock-up at agad sabi ni customer, looks great, approved. Tapos nag-thank you ako. Sabi ko, great, thanks for the quick response. I will send this production now. Have a good day, Mary. So tatandaan niyo, lagi kayong magsasabi ng have a good day or have a great weekend, di ba? Be friendly. So be professional and be friendly sa pag-message kay customer. So punta na tayo sa Printify at as usual, double check and submit order. Pag-click ninyo ng order, ito yung lalabas. Hindi ito yung ating isasubmit kasi ito lang yung ating placeholder. Okay? So, gagawin natin, edit natin yung order. Then, nakikita ninyo itong add product to order. Click nyo yan.
Then, hanapin ninyo yung ginawa nyo kanina na draft order kay Jana. So, ito yung Jana. Tapos, ito lalabas. So, importante, oh, may isa ako ditong kapangalan din ng customer na Jana, pero iba ang last name. So, talagang importante, ilagay ninyo yung buong pangalan ng customer. So, buti na lang, nilagay ko yung pangalan ng customer na ito, si Jana Krogman. Tapos, ito yung ginawa ko. Select ko yan. Tapos, itong placeholder na nakakabit doon sa listing ko, i-delete ko siya. Kasi ito yung ating isasubmit. Okay? So, double check natin ulit. Yung title, tama. Tapos, yung option na with lead and straw, tama. Wala namang ibang option kundi yan lang. Tapos, yung 16 ounce, wala namang ibang option kundi yan lang. Hindi pa alam kung bakit. Nagbibigay pa rin ng option sa atin ni si Printify, samantalang wala namang ibang option. But anyway, tapos ito yung inyong production cost, ito yung quantity, ito yung total, $11.94, and then punta tayo sa shipping, next. Tapos nakasync lahat ng details ni customer dito. So huwag kayong mag-alala, hindi kayo mag-manually na mag-i-input ng pangalan at shipping details ni customer kasi nandito na lahat naka-sync. Ngayon kapag bago pa lang kayo, pwede niyong i-double check sa Etsy kung parang medyo duda kayo. Pero I assure you na eksakto naman yung details na nagagaling kay Etsy at yung nakalagay dito sa Printify. Tapos sa phone number, hindi naman tayo pwedeng maghingi ng phone number kay customer kasi hindi lahat ng customer sa Etsy ay magbibigay sa inyo ng phone number. So, ang ilalagay, since naka-red asterisk ito, ibig sabihin na required kay Printify na maglagay ng phone number. So, maglagay lang kayo ng 7 or 8 na zeros. Ito, yan, nakalagay na. Tapos, click nyo itong box, send shipping notification. Tapos, scroll sa down guys sa baba, nakasync na rin lahat ng shipping information dito ni customer. Okay? Then, calculate shipping. Then, dito, mamimili kayo kung economy, 4 to 8 days, or standard, which is 2 to 5 days lang, or priority. Since hindi naman ako nag-offer ng priority at hindi naman ako nag-offer ng economy, ito na lang standard ang aking pipiliin, yung $6.99. Then, double check ulit. Double check ulit. Tapos, dito, check nyo dito, nandito lahat ng information and details ni customer. Then, makikita nyo dito yung total cost kasama na yung shipping. So, ito yung total cost at saka yung shipping cost, which is 18.93. Yan yung total na babayaran ninyo. Hindi ito yung total na binayaran sa inyo ni customer, okay? Ito yung total na babayaran ninyo kay Printify. Okay, and then you can click submit. Now, ito is yung isang option na hindi available dito. So, gift messages are unavailable from the chosen printing provider. So, may ibang, ibig sabihin kasi nitong gift message, yung unang video o yung isang video na in-explain ko na itong certain customer na ito ay nag-request kung pwede siyang maglagay ng happy birthday message. At dito, itong provider na ito nakalagay na gift messages are unavailable from the chosen printing provider. So, be very careful. Minsan kasi, or hindi lahat ng printing provider ay pwedeng mag-print ng personalized message to customer. Okay, then you can click the submit kapag na-double check nila lahat. Okay? Since masaya naman ako dito at na-check ko naman siya, is i-click ko na yung submit. Then makikita niyo dito ay kulay orange or brown. Yung sa screen ko kasi parang orange. I'm not sure kung baka sa ibang screen or sa screen niyo ay kulay brown ito. But for me, it's color orange. Yan ay kapag hindi pa nakasubmit talaga kay Printify. Pero sinubmit na natin. Bakit kulay orange pa yan? Click nyo lang yung refresh button. Tapos magiging green na siya. Dapat maging green na siya kapag successfully na nasubmit na kay Printify.
Ayan. So, nag-change na yung color dito na kulay green. Ibig sabihin, na isubmit nyo na successfully yung inyong order kay 25. So, nasa inyo, double check ulit. Pangalan ulit dito. Make sure na walang mali. At least, kapag nakita nyo, pag double check nyo at nakita nyo, ay, mali pala na isubmit ko. Pwede nyo pang habulin at pwede nyo pang i-cancel dito. Yan, pwede nyo pang i-cancel. Ngayon, kung na-submit at na-print na yan ni customer at on the way na siya sa shipping, hindi nyo na yan maka-cancel. So, like yung sinasabi, double check palagi ang trabaho ninyo. Okay, tapos nakalagay naman dito yung expected na delivery date nitong order na sinabit ninyo. So, nakalagay dito, the expected shipping date of your order is Tuesday, August 13. And the delivery date is Friday, August 17. Ngayon, pwede ninyo itong i-copy-paste or pwede ninyo i-paraphrase tapos i-message ninyo si customer na ito yung expected delivery date niya. Okay? So, sa akin, hindi ko na yan i-message kay customer since nakalagay naman sa aking shipping doon sa listing ko yung processing and shipping delivery date. So, yun. Kapag nag-ask na lang si customer. But, it's up to you kung gusto nyo pa rin i-message si customer para alam niya. Okay? So, pag pupunta tayo dito sa my order, yan, makikita nyo dito, naka-pending na siya, but it's in production. At least, dito hindi nakalagay na on hold. So, kung naalala niyo kanina, nung hindi pa natin ginagalaw itong order na ito, ang nakalagay dito is on hold. So, ngayon sinabit na natin, nakalagay in production, tapos nakalagay pending. Pero, ang susunod niya na step, kapag na-ship na ni Printify ay nakalagay dyan is ship. Tapos, magkakaroon dyan ng tracking number. At kung curious naman kayo, kung nakasync ba lahat ng details from Printify to Etsy pagdating sa shipping, like yung kapag sinip ba ni Printify, makaka-receive ba ng notification si customer? Yes po ang sagot. Makaka-receive sila ng notification. And then, yung tracking number, automatic ba na nakasync din sa Etsy yan? Yes po ang sagot. Kapag na-ship na ni Printify ang inyong product, yung tracking number, automatic na ma-i-send din doon sa inyong Etsy orders. Okay? So, make sure na i-double check pa rin ninyo kasi hindi natin alam minsan nagkakaroon ng glitch ang Printify at saka ang Etsy, which pero madalang lang naman. Just to always double check. Kapag hindi nyo nakita yung tracking number na nakasync, is pwede nyo naman i-manually na i-copy yung tracking from Printify and then i-message ninyo si customer sa Etsy sa message or ilagay niyo sa my tracking information sa loob ng Etsy orders ninyo. Okay? But madalang lang naman nangyayari na hindi na isisink yung mga informations na ganito. Mostly ay wala namang problema. Okay? So, yun lang. Successful na nakagawa na tayo ng ating personalized order sa Shopify.